ang kasabihan ng matatanda ay meron ang kuting daw na minamahal, karaniwan ay tumatay sa tabing nagkakalat. Ito ang larawan ng Israel ayon sa unang pagbasa. Habang inilalapit ng Diyos ang kanyang sarili at itinatangi ang bayang ito, lalo namang lumalayo ang mga Israelita sa Diyos at nakuha pa nila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Parang ito yung kuting na minamahal-mahal pero siya'y nagkakalat ng dumi. Parang spoiled brat ang dating ng mga Israelita sapagkat sa kabila ng pagmamahal at pagkataguyod, pagkalinga ng Diyos sa kanila, sila itong mayayabang at mga suwail at sumasamba sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyos sa nila. Ngayon ay may pahiwatig ang Panginoon sa Ebanghelyo kung anong dapat gawin sa ganitong uri ng bayan. Dahil sinugo niya ang mga alagad, binigyan ng isang plataforma na kung anong dapat nilang dalahin o hindi dapat dalahin, anong dapat gawin pagpasok sa mga tahanan. Pero meron din siyang babala na kapag hindi tinanggap sa isang tahanan o sa isang bayan, ang mga alagad, ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa at umalis sa tahanan iyon. Ang pagpagpag, mga kapatid, ng alikabok sa paa ay hindi ginagawa at gagawin ng mga alagad dahil sa sila'y hindi tinanggap o kaya'y sila'y napahiya o kaya'y sila'y nireject ng mga taong ito. Ito isang babala kung ano ang magiging konsekwensya ng kanilang hindi pagtanggap sa pagliligtas ng Diyos sapagkat heto may dumating na nagpapahayag at sugo ng Panginoon pero maging itong tagapagpahayag ay hindi tinanggap. Ito'y tuwira na pagtanggi at pagpigil sa daloy ng grasya ng Diyos dahil ang hindi pagtanggap sa mabuting balita ay paghadlang at pagpigil sa daloy ng grasya ng Diyos sa tao o sa bayang iyon. Kaya nga, yung mga tao, mga bayan na hindi tumatanggap sa Diyos, para silang alienated, meron silang mga dinadala na parang sila'y mga nawawala, feeling lost along the way. Ganyan yung nararanasan ng mga tao na talagang tuwirang nire-reject ang Panginoon. Parang tinanggihan na nila ang grasya na pwedeng sana'y magpabago ng kanilang buhay at ng kanilang kasaysayan at kapalaran sa buhay. At dahil dito, ito naman ay hindi dahil paghihiganti ng Diyos sa mga taong ito. Sa katunayan, ito'y isang act of love ng Diyos upang bigyan sila ng pagkakataon na magbalik loob. Pero kung hindi sila magbabalik loob sapagkat nagmatigas na sila ng kanilang puso, ang babala ng Panginoon ay nananatili sa ating mga tao na ang sasapitin natin ay higit pa sa sinapit ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Parang mas grabe ang kaparusahan dahil nireject mo na yung messenger. Ito rin ay nangangahulugang nireject mo na rin yung message na dapat sana'y dadaluyan ng grasya. At ito'y patungkol sa atin sapagkat kung minsan tayo'y namimili lamang ng mga mensahe ng Diyos na ating tatanggapin. Meron tayo paminsang mga hindi tinatanggap
Hindi buo ang pagtanggap natin, kaya hindi rin buo kung meron mang grasyang umaanod, umaagos sa atin, hindi ito buo. Kaya hindi rin buo ang nagiging conversion o yung pagbabago ng ating pagkatao, dahil hindi buong-buo ang ating mga tinatanggap mula sa Diyos. At dito nagbababala ang Diyos na kung maaari, tanggapin natin ng buong-buo, hindi naman niya ipinipilit ang Ebanghelyo. Sabi nga, tinanggap niyo ng walang bayad, ibigay niyo naman ng walang bayad, sapagkat makapagbibigay lang naman tayo sa sukatan ng ating tinanggap. Kung maliit lang ang tinatanggap mo, siguro yung maliit lang din ang maibabahagi mo. May mga tao kasi na buong-buo na ang loob sa Panginoon, kaya ibinibigay na rin nila ang kanilang sarili ng buong-buo sa Panginoon. At mahalaga yun, dahil ang grasya ay palaging bukas ang pag-agos sa mga taong bukas din sa grasya ng Panginoon. Sana'y ibukas din natin palagi ang ating mga kamay, ang ating kalooban at ang ating kaluluwa sa grasyang ito, upang huwag tayong matulad sa mga Israelita na nagdusa, na sumamba, natukso silang sumamba sa ibang Diyos, kung kaya sila'y napariwara ang buhay. Nagdusa rin sila ng katakot-takot at nawala sila sa paningin at landas ng Panginoon.